What's up mga kayakit? Sa oras na ito ay ating matutunghayan ang isang video na magbibigay sa atin ng kaalaman patungkol sa Holy Week. Dito makikita natin ang kwento ng ating Panginoong Jesus. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ay maaaring maglaan ka muna ng kunting oras mo para pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videong i-upload ko. Maraming salamat. Narito ang kwento ng ating Panginoong Jesus nung siya'y hinuli, pinako sa krus, namatay, at muling nabuhay. Isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyayari." Nagbalik siya at binatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko, kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Muli siyang nagbalik at tinatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin at iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras ng ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Bago pa sila dumating doon, ibinigay na ng taksil ang ganitong hudyat, "Ang hagkan ko ang siyang nating pakay. Dakpin ninyo agad." Kaya't nilapitan ni Judas si Jesus at binati, "Magandang gabi po, guro." Saka hinagkan, sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo." At nilapitan siya ng mga tao at tinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. Tinagan niya ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tinga niyon. Sinabi ni Jesus, "Isalong mo ang iyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na makahihingi ako sa aking ama ng higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel at padadalhan niyo ako agad? Ngunit paanong matutupad ang kasulatang nagsasabi na ito'y dapat mangyari?" At binalingan niya ang mga tao at sinabi, "Ako ba'y tulisan at naparito kayo'y may mga tabak at mga pamalo para dapkin ako? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinandakip. Ngunit mangyaring lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta." Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga tumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Doon nagkatipon-tipon ang mga iskriba at mga matatanda ng bayan. Sumunod sa kanya si Pedro, ngunit malayo ang agwat nila. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong saserdote, pumasok siya sa patio at naupong kasama ng mga bantay upang makita kung ano ang mangyayari. Naghahanap naman ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin
nang saksing magsisinungaling laban kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang matagpuan. Bagamat maraming humarap at nagsasabi ng kabulaanan tungkol sa kanya, sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, sinabi ng taong ito na gigibain niya ang templo at muling itatayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong saserdote at sinabi kay Jesus, wala ka bang may sasagot sa paratang na ito sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus at sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, inuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin, sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap ng langit. Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, binahak niya ang sariling kasuotan at sinabi, ito'y kalapastanganan sa Diyos, hindi na natin kailangan ang mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano sa palagay ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Siya'y niluran nila sa mukha at pinagsusuntok. Sinampal naman siya ng iba at sabi, Kristo, hulaan mo kung sino ang sumampala sa iyo. Samantala, si Pedro'y nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit itinanggi niya ito sa harapan ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta sa may pintuan si Pedro, nakita siya ng isa sa alilang babae at sinabi sa mga naroon, ang lalaking ito'y kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muli siyang tumanggi. Sinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong iyan. Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, isa ka sa kanila, nakikilala sa iyong pagsasalita. Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan, sagot ni Pedro. Siya naman ang pagtilaok ng manok. At naalaala ni Pedro ang sabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, may 3 mo akong itatatwa. Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Kinaumagahan nagpulong ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan kung paano may papatay si Jesus. Iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, nagkasala ako at ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Bahala ka, sagot nila. Inihagis ni Judas ang 10 pilak sa loob ng templo, saka siya lumayas at nagbigti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga 10 pilak. Sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang 10 ito sa kaban ng yaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila na ang 10 ay ibayad sa bukid na mapagpalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na iyon ay tinawag na Bukid ng Dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, kinuha nila ang 30 salaping pilak ang inihalaga sa kanya ng mga Israelita at ipinayad sa bukid ng magpapalayok ayon sa inuutas sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador, ikaw ang hari ng mga Hudyo. Tanong sa kanya ng gobernador, sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng mga matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba narinig ang mga ipinaparatang sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus.
kaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Ang sinumang mahiling ng taong bayan, noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Jesus Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Jesus Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakalukluk sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulusulan ang mga punong saserdote at ng mga matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit anong masama ang ginawa niya sa inyo?" tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang nagkakagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala na akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Pinananagutan namin at ng mga anak ang pagkamatay niya." At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinagay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhud-luhuran at binati, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo at matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila sa lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Siren. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng mga bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya, "Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at nagtangot pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga matatanda sa bayan. Sabi nila, "Iligtas ang iba, ngunit sarili di maligtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya." Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon
at sinabi, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, iniligay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nabitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at nasaksihan ang lahat ng pangyayari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea'y sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni si Zebedeo. Bago magtakap silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimateo na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Inuutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa palaunang ipinakuha niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato. Saka umalis, naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Kinabukas ay alalaong bagay pagkatapos ng araw ng paghahanda. Sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga pariseyo. Sinabi nila, naalala po namin ang sinabi ng magpapanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa ikatlong araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay. At sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay. At ang pangdarayang ito ay magiging masahol pa sa nauna. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang mga bato na pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang ito ay di pakikialaman ninuman. Karaan ang araw ng pamamahinga pagbubukang liwayway ng unang sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang nakakita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo'y tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid kung na pumunta sila sa Galilea
at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilang sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa mga matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan nila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami na ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanya hanggang ngayon. Ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan."